ay Seguerra, naloko ng pinagkatiwalaang tao. Naubos ang ipon ni ay Seguerra dahil sa may tao silang pinagkatiwalaan noon. Sabi niya, walang savings, naloko kami. Hindi kami naloko sa business but there was a time noon na nagpa-renovate kami ng bahay na gancho kami ng isang tao na akala namin kamag-anak. We trusted this person so much, so we let the person handle the finances, only to find out na nalimas na pala yung pera sa bangko. So that happened. That time, it was hard to recover na. I was a teenager, so yung mga napag-ipunan ko noong kabataan ko, nadali. Noong teenager ako, wala naman akong career, but I never stopped working. Hindi nga ako nag-love team. It was a family thing na hindi naman kailangang i-broadcast pa. It's in the past. While it was happening, it was one of my down moments. My dad was working naman pero feeling ko ako pa rin yung nagbibigay ng mas malaki. So I felt the responsibility kung paano ko siya mamay-make both ends meet. But then when the bills started coming in, dun ko na feel na wala akong kwenta kasi wala ako na ipapasok na pera sa amin. As a breadwinner, it was a big part of my identity. Kapag hindi magagampanan yon, napaka-worthless kong tao. I mean, I never heard anything from anyone. Pero ako mismo ang nag-criticize sa sarili ko. It was hard, kasi pag down ako, hindi ako creative. It really pulled me down. Parang I was in a dark place. I was talking to my psychiatrist. Sabi niya, "Do you feel hopeless?" Sabi ko, "Not hopeless, but I think I don't have a purpose." Sabi ko, "Anong point? Hindi naman ako nakakatulong sa pamilya ko. Hindi naman ako nakakakanta." That time, my dad was getting worse na. So talagang nagpatong-patong na. But at least my wife was working. She did not stop noon sa Film Development Council of the Philippines. Sa ngayon naman, okay na si Ice na paglabanan na niya ang depresyon.